Yo! Mga pagi, no? Good morning, good morning, yeah! Welcome back po sa aking YouTube channel, mga paddies. So, unang-una sa lahat, mga paddy, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta simula nung una, no? Dahil, ayan na tayo, 2,000 plus subscriber na tayo, and maraming salamat sa inyo, mga paddy. Kung wala kayo, wala kami. Ano yun? Putang ina mo, kala mo talaga. Kaya ako nagpapasalamat dahil 1 year na simula anong kinuha natin tong NMAX. Bibigyan ko kayo ng aking feedback, no? Honest feedback, super duper honest feedback dito sa motor na to, no? Dahil alam naman natin, no, mga paddy, na ang daming naka-NMAX at ang daming gustong magka-NMAX at ang daming bumibili ng NMAX kada araw, no? Mga lumang subscriber natin dyan, no? Alam nila, mga, alam nyo yan kung ano mga pinagagawa natin dito kay Pepper. Doon naman sa mga bago at magsusubscribe pa lang at kakaklik pa lang na itong video to is huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa at hit mo na yung holy whack-a-mo na subscribe button sa kayang notification bell para updated ka sa mga video yung ilalabas pa natin, no? In the future. Huwag na natin patagalil, let's go! Apa di, no? Sa 1 year na gamit ko tong NMAX na to, yung mga sasabihin ko dito ay honest opinion ko and base lang sa lahat, no, mga naramdaman ko at naranasan ko dito sa unit na to. So, kung meron ka akong hindi masabi is mag-comment kayo dyan, no? Kung may naranasan kayong hindi ko naranasan, mag-comment kayo dyan, no? Huwag kayong mahiga. Bawal mahiga, no? Huwag pahiga-higa. Huwag kayong mahigain. Simulan natin sa engine performance ng Yamaha NMAX 155. So, by the way, mga paddy, itong NMAX natin is 2021 model and non-ABS to. At ang anyang engine performance para sa akin, mga paddy, all the way nagamit ko siya 1 year na is all good na all good and smooth lang. Sobrang smooth pa rin hanggang ngayon and change oil lang ang baon, no? Wala pa tayong ibang pinalitan dito sa kanyang makina or sa kanyang panggi. Pero all the way ngayon is sobrang smooth lang. Yun pa rin yung performance niya mula nung unang nilabas ko. And mga buddy, yung top speed ko dito, ang itatanong nyo is hindi ko pa ito tinatop speed, pero ang pinakasakit ko siguro dito is 110. Mayroon pa tayong sakay, 110, 115. Mayroon tayong back ride sa may ano yun, sa may Palaguna, yung mahabang ano doon, mahabang daan doon. So ang problema ko dito, mga paddy, sa NMAX is yung pag-overtake ko, bitin, ayan, tulad niya, no? Eh, mga ganyan, medyo nabibitin ako sa kanya sa arangkada. I'm planning to palit bola. Taspagin lang natin yung flyball natin. Doon na lang tayo mag-adjust, no? And kung papalarin at kung magkaka-budget pa is magpapalit tayo ng panggi! Diba? Sinusulit lang natin yung parts dito sa panggili. Then papalitan natin yung mga paddy. Kaya hindi ko pa nakasubscribe, king inaug, subscribe ko na, yeah! Pero mga paddy, kung bitin to sa mga overtake, wala naman ako masasabi dito pag sa duluhan, no, sa NMAX 155. Napakatuloy, no? Ramdam na ramdam mo yung BBI, yung putok ko, yung gigil ng makina pagka lumalabas na lalo yung BBI, mga paddy, as in tang ina, sobrang solid. Kaya kung nagdadalawang isip o nag-aapat na isip kung kumuha nitong motor na to is mag-isip-isip ka ng panlima pa. And syempre, mga paddy, yung makina nito, kasi ang dami kong nababasa sa group, sa pages, kakalabas pa lang na NMAX nila siguro mga 2 weeks ago is parang merong electric pan dito sa may gilid na part sa may makina. Di ko alam kung ano yun. Basta may mga napapanood lang ako na 2 weeks pa lang yung unit nila is parang helicopter na kung tumunog yung ingay. So, buenas naman tayo, yung unit natin is walang ganon. Thank you Lord. Gano'n alam ko na ano naman na tawag dito, na ibabalik pa sa kasa. Pwede mo pa ipagawa sa kasa. Kaya lang syempre medyo hassle, pero dito sa unit natin buenas tayo, mga paddy. So wala naman tayo na encounter na kung anong lagitik at kung anong parang electric fan o parang kubota, no? Kasi napapanood ko parang kubota yung tunog na parang kubota yung tunog ng NMAX, eh, no? Tayo sa mga kamay dyan o mga hindi nakaranas nun, yeah! Woo! God bless! Yun lang, man. Then next naman tayo, yeah. Sa mga
buddy, dumako naman tayo sa susunod kong kategorya. Ito yung riding experience ng NMAX. About naman sa riding experience dito, no, mga buddy, sa loob ng isang taon, eh, ang masasabi ko lang is, sa sobrang komportable gamitin ang motor na to, no, long ride o city ride, pagod ka na yung motor, hindi pa pagod. Magano katindi yun? Gusto pang bumiyahe ng motor mo, ikaw ayaw mo na bumiyahe kasi utang ina, una ka pang napagod eh. Mga buddy, syempre, yung pagod na yun is marayong biyahe na yun, no? Tulad nung nag-Quezon kami, hindi man lang ako nakaramdam ng ngawit dito. And syempre, pati yung OBR natin is happy dahil hindi siya nangangawit sa ating motorsiklo. Depende na lang mga buddy, no? Kung magpapalit ka ng flat seat, eh talaga namang mangangawit yung wet po mo. Dahil nagpalit ako ng flat seat dati, utang ina, siguro mga, ano ba to, nakasignal pa ako. Siguro mga 15 kilometer, 20 kilometers na tinakbo mo. Is puta na, parang umakapoy na yung puwit mo sa sobrang, sobrang tigas ng upuan. So, dito sa stock seat, is tayo na, di ko makakaranas ng ngawit dito kung ano. Dahil pwede ka mag-iba ng posisyon tulad ng ganito. Yan. Stretch mo lang ganyan. Pero ito, ginagawa ko to sa long ride dahil para akong nasa supa. Supa na may konting motor. Yung body positioning, syempre mga body is sobrang all good. Ayan, hindi ako nakasubasob. Chill na chill lang. And dyan ang tatak ng NMAX. At yan ang binili natin na isusukuli ng NMAX sa atin, di ba? Yung riding comfort niya mga body. G? Saya, papasok nga pala ako ng trabaho. Hindi ko pala nasabi kanina. Sesya na kayo kung medyo matuma ng ating upload dahil hirap din pagsabayin, no? Ng trabaho, tas trabaho pa pag-uwi. Puta, sumakit yung ulo ko ng mga nakaraan eh. Sobrang laging masakit yung ulo ko kasi sa trabaho, maghapon ako nakatutok sa PC tapos pag-uwi, nag-e-edit sa PC pa rin. Saya mga padi, no? Dagdag ko pa sa riding experience dito sa NMAX. Nung unang bili ko siya, siguro mga 1 to 3 months, bigat na bigat ako sa kanya. Siyempre, galing tayo sa mga maliliit na scooter tulad ng Mio Sporty tapos Mio I-125. Pag switch ko ng NMAX, medyo mabigat talaga lalo sa traffic, no? Yung mga nagsasabi dyan na hindi naman mabigat, pero sa akin yun yung naranasan ko. And yun yung gusto ko malaman ng mga buyer na gustong bumili o kabibili pa lang ng NMAX. All good naman, pag tagal masasanay ka rin. Tulad ngayon, lintik na ako sumingit. Dati syempre pag bago yung motor mo, padi, di ba? Parang ano eh, parang puta pag sumingit, puta baka magasgasan. Baka magasgasan, baka madanggaan, baka maangkasan. Tang ina, kahit ano na. Ngayon puta, garapal na eh. Garapal na sa kalsada eh. Pero hindi mo tayo kamote. Nung bago to, takbong 40 lang tayo. Tapos hindi tayo nasingit sa mga singit na nagagawa natin doon sa mga previous na motor natin. Dahil nga syempre, tayo ay nag-a-adjust sa motor once na nagbalik tayo. Lalo na pag malaki. Tulad ito, no? Ayan, yun yung ating pangalawang kategorya, ang ating riding experience sa NMAX. So, yun yung lahat na naranasan sa loob na isang taong ko ito ginamit. Dumako naman tayo sa aking pangatlong kategorya, which is ang fuel consumption. Para sa akin mga padi, 7.1 liters is, hindi pa naman ako binigo, hindi pa naman ako binitin ito sa long ride. Saktong-sakto lang sa akin yung laki ng tanke niya. Pero merong iba dyan mga padi, meron tayong mga kalolot mga padi dyan na nagpapalit sila ng mas malaking liters. Yung 11 ata yung nakikita ko, 11 or 10. Tama pa yun. So, naglalaki sila ng fuel tank capacity and may nabibili na ngayon, nabibiting ka pa sa fuel capacity niyan, eh pwede mo siyang i-upgrade. Sa akin is, pas lang to, never pa akong binitin sa gas. Dahil, dyan na papasok yung pangalawa kong tot. Dahil pagka long ride mga padi, napakalaki o napakataas ng average fuel consumption ko. Kasi pag sa city ride mga padi, ang average fuel consumption natin is ayan, tingnan mo. Kita mo ba, 34? 34 to 36 yan, no? Conforme pa yan sa, syempre sa riding habits mo, paano ka mag-throttle tulad ito. Meow. Para sa akin, all good na yun dahil galing tayo sa carburetor, medyo malaki talaga doon, no? 1H ko, isang araw lang doon. And pag sa long ride naman mga padi is putang ina, maabot ako ng 45 to 49 o 50, minsan naabot pa ng 50 lalo pagka yung mga stretch na kalma po totoy lang yung ano, kalma po totoy lang yung pagtotrotel natin. Tipid na tipid, kaya 7.1 liters sa para sa akin is all good na. Tingnan natin in the future kung mabibitin tayo, di ba? Kasi hindi natin alam kung ano mga mangyayari. Yeah! Yung ating pangatlong kategorya at yun ang aking mga tot. Dumako naman tayo sa ating next category. Yeah!
Para naman sa ating sunod na kategorya, ito yung tatawagin nating features. Mga features sa inyo, hill switch stand. So, hindi tayo nakakalimot dahil ako, ulyanin ako. Madalas ako makalimot ng side stand. So, hindi na sa atin nangyayari yung bumabaldog yung side stand dahil sa Mio, no? Sobrang suki ako sa ganun. Yung kanyang panel information, mga buddy, is very helpful and makikita mo lahat. Siyempre, yung mga kailangan mo tulad ng trip 1, trip 2, nasusukat ko pag nabiyahe ko, nasusukat ko yung mga gusto kong sukatin. Pre, temperature, nandiyan, meron tayong clock, so hindi na tayo natingin sa cellphone dahil wala akong liro. Wala akong relo, dito na tayo titigil sa gauge. Siyempre, meron din voltmeter, mga paddy, tapos yung change oil, B-belt, makikita din natin dito, meron siya monitoring kung ilang auto na yung tinakbo mula nung nag-change oil ka at mula nung una mong belt. Kita mo lahat, very useful yon. And syempre mga paddy, meron tayo ditong dalawang compartment sa unahan, which is isa walang takip, yung isa meron, ayan. Nalalagay ko dyan yung mga gamit ko na maliliit lang na kailangan ko tuwing nagra-ride ako. Tulad dito, cellphone, tas meron tayong charger sa loob. Malaking tulong para sa akin, paddy. Ito yung may takip, pag naulan, lagay mo dyan. And syempre mga paddy, yung under seat compartment natin is malaki. So, nalalagay ko lahat ng mga gamit-gamit ko, tulad ng helmet, yan. Pag susundo tayo, helmet, kapote, bag, pag naulan, sapatos, bahay. Bahay ang puta. Yun yung ating pang-apat na kategorya and yun yung aking mga tod, mga paddy. So, dako naman tayo next. Sa ating next na kategorya, ito mga paddy, yung tires. Kaya sinama ko to dito is napakahalaga ng gulong dahil kung wala yan eh, hindi tatakbo yung ating motorcycle. Yung gulong natin mga paddy sa loob ng isang taon is all good pa. Yung unahan. Yung likod mga paddy is medyo worn out na, medyo may mga baak na, may mga punit na, pero all good pa rin, lumalabang pa sa buhay. Sa loob ng isang taong gamit ko ito mga paddy is never pa akong naplat. Maniwalat sa hindi, never pa akong naplat, meron lang tayong sealant. Meron yung malaking baak dyan sa gulong sa likod, pakita ko dyan na yan. Ayan, nung nakita ko yan is tinatanong ko sarili kung hindi pa ba sisingaw yan. Pero tingin ko hindi pa. Antayin natin ma-plot para mayroong content. Gago. Hindi natin sumabog para mayroong content, no? Ayan, ang title ng content. Tang ina, N-Max, gulong ko, sumabog. Ay! Tang ina po, tan. Joke lang, papalitan natin yan. Bumubelo lang tayo, no? Ang daming tinikitan. Ticket yarn. Ayun o, umorder sila sa Jollibee, sa labas yung order. Gulong niya naman, ang feedback ko dito mga paddy is dudulasin ako sa kanya. Alam ko, hindi lang ako, meron pa tayong ibang mga paddy at mga tropan lolo dyan na nararamdaman ang pagkakadulas ng gulong ng ating N-Max na year. Pag tuyo mga paddy, yung kalsada is medyo lesa naman yung kanyang dulas. Pero pag naulan, talaga lalo ngayon, pudpud na yung gulong. Para akong tinatapon sa kabilang kalsada pag nagdodrip. Yun yung panlima nating kategorya at yun ang aking thought, no, sa ating mga gulong sa N-Max mga paddy. Teka lang po. Nag-iibob pa tayo ng pagpapalit ng gulong and naghahanap din ako syempre ng malupit na gulong na tayo lang yung meron. Yung walang kapareha. Boss, anong gulong mo? Yung walang kapareha. Ang ina, meron ba nun? Sumako tayo sa aking huli na kategorya at tot dito sa N-Max 155 sa loob ng isang taon nating paggamit sa kanya. So yung mga paddy, yung huli natin is yung maintenance. Yung mga padding nakasubaybay sa atin dyan ng mga datihan na isalam nila yung mga pinagagawa natin dito sa motor natin. So para sa mga bago, mga paddy, panoorin nyo yung mga video na in-upload natin ng mga previews and malalaman nyo kung ano yung mga maintenance na ginawa natin. Para sa akin mga paddy is basta alam mo paano i-maintenance yung motor na to is wala kang magiging problema. And yun lang, di ba ang haba nung panghuli? Balikan nyo na lang yung mga previous vlog natin mga paddy para stick and para the best year. Dito na sa aking trabaho, malapit na ako, magpapaalam na ako mga paddy year. Maraming salamat sa tumapas ng video year. Like, share, and subscribe to automatic year. Alright, I'm out.